88 dating rebelde sa Agusan del Norte ang tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng ICLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa isang seremonya na isinagawa sa Police Regional Office 13 Headquarters sa Butuan City noong Miyerkules, Abril 14. Sumuko ang mga dating NPA sa iba't ibang unit ng 4th ID sa probinsya pati na rin sa PNP. Kabilang sa mga tinanggap nila ang financial assistance, healthcare benefit package, housing benefit package, livelihood training package, pati na rin grocery package na nagmula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kabilang sa Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Malaki ang pasasalamat ng mga dating rebelde sa tulong na ibinigay ng gobyerno upang mabago ang takbo ng kanilang buhay. Ako yung pasasalamat din sa gobyerno na silang pagtabang din sa amua isip ng IPR. Kuan kaya ang ilang pagtagad sa amua. Nagduo magyugkugid na ang gobyerno. Kuan gid ba kanang daotan ba? Kay ma'am gid nay propaganda gid sa NPA gid na kung surrender ka, mudaktan ka, jisurun jud ka. Pero pag surrender na ko diha, mayo ang ilang pagtagad, wala kong nila pasakiti. Wala makaingon jud ko na ang gobyerno karon maayo gid. Ilan na katuig o pamanggid ni Daog, daghan na yung mga tao nga nakalat sa kinabuhi tungod lang ng pag-NPA. Hinaot nga, daghan na mami na may kaoban ninyo nga nangamatay. Yung tag, makahuna-huna mo nga mabalik ta sa gobyerno. Kay dinhi, dirig na ito makita nga, kitabangan ta. Dirig na ito makita nga, mudaog ta, di sa mga sa bukoy, magsuri-suri ta, mga ayos mga masa nga naglisudpod. Na may pagdinihak, kaya wapatay mahasol nga tao. Inihayag ni Director Lilibeth Famacion, Regional Director ng Department of Interior and Local Government ng Region 13, na patunay lamang ito na totoo ang pagsisikap ng gobyerno upang tulungan ang mga dating miyembro ng NPA. Kami nagbatuod nga mag-tigod-anong yun ang effort sa pag-hatal sa air service, nagto sa community, nagto sa kinalayan ng mga barangay. So, at ito na ta, umiyot ka namo sa gobyerno para sa kaminaw. Samantala, hinikayat naman ni Police Brigadier General Romeo Karamat, Regional Director ng Police Regional Office 13, ang mga dating rebelde na hikayatin din ang mga dating kasamahan na magbalik loob na sa pamahalaan. Tulungan ninyo ang ating pamahalaan na imulat sa ating itapo Pilipino na kailanman ay walang kinabukasan at kapayapaan sa armadong pakikipaglaban. Sinabi rin ni Brigadier General Maurito Licudini, Commander ng 402nd Infantry Brigade, na bukas ang gobyerno upang tanggapin ang mga NPA na gusto nang iwan ang armadong pakikibaka. Siguro po namin sa inyo, lalo na sa mga patuloy na nakikipaglaban sa baluktot sa prinsipyo ng mga teroristang grupo sa mga kapundukan na ang Philippine Army at ang buong pamahalaan ay palaging bukas upang tanggapin kayo muli. So long as you genuinely lay down your arms and return to the folds of the law. Sa pangunguna ni Congresswoman Maria Angelica Rose del Amante Matba, ay mainit na tinanggap ng mga opisyal ng gobyerno ang mga nagbalik loob na dating mga rebelde. Sinira din ang nasa 220 na mga sinukong armas ng mga dating rebelde bilang simbolo ng pagtalikod nila sa karahasan at pagyakap sa kapayapaan. Siniguro naman ng mga otoridad na nasunod ang standard health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Bon Olavides, 4ID News.